di naman talaga tayo makagere. Sino bang gusto ng gera? E di ba ganyan ang ilang mga bansa sa Europe? Neutral lang sila. Hindi sila sumanib sa NATO. Pero dahil sa biglang pag-invade ni Putin sa Ukraine, biglang nag-join sa NATO ang mga ito. Recently lang, ang Sweden at Finland sumanib sa NATO sa pag-aalala na baka sila naman ang isunod na i-invade ng Russia. Samantalang ilang dekada na silang neutral since World War II, di ba? Kasi alam nila na apektado sila kasi katabi lang sila ng Russia at wala silang kapasidad para makipag-gera. Kaya kailangan nalang makipag-alyansa sa mga bansang may similar government system. Kung naman ang may tanong sa mga maka-China o communism, bakit nandito kayo sa Pinas kung maka-China kayo, ha? Bakit di kayo pumunta sa China para maranasan nyo ang buhay ng komunista? Oh, that's right. Di ka nga pala makakareklamo dun, di ba? Kasi nga, bawal ang Facebook dun. Pati ang Twitter, Google, TikTok, wala dun yan. Kawawa ka naman, di ka na makakapag-post sa TikTok mo. May sarili silang social media doon, pero kontrolado ng Communist Party. Ban na rin ang iPhone, pati Samsung Galaxy doon. Chinese phone lang ang gagamitin mo para kontrolado ka nila. Yung mga K-pop na yan, pinagbabawal na din doon. Mga K-dramas, pinipili lang nila ang mga papalabas doon. Kawawa ka talaga. Hindi ka na makakapag-binge-watching sa Netflix niyan. Welcome back, mga nerds. So ngayon, medyo maunlad pa ang China. Pero unti-unti na silang pabagsak. Buhat nung magseryoso sila sa authoritarian mode ulit, nung maluklok sa pwesto to sung si Xi Jinping. Remember kasi 10 years ago, medyo okay pa ang China. Medyo maunlad sila, actually, maluwag sila. Pero yun, nagkanda hirap-hirap na mga mamamayan nila. Top 3 reasons kung bakit nagkaganon. Una, bumagsak yung real estate sector nila sa kapalpakan nila. Pangalawa, bumaba ang production ng buong mundo dahil nag-decoupling sila sa China. Marami ang nawala ng tiwala sa galawan ng China. Pangatlo, matatanda na mga karamihan sa China ngayon. Pero wala namang mga bagong generation na pumalit. Walang kukunti lang kabataan. Di ba mas marami nang tao sa India kaysa sa China sa ngayon? So sino pang magiging workers nila kung lahat matatanda na? Di ba? Common sense lang ito. Based on history, hindi effective ang communist system. Kung titingnan mo ang recent decades, bumagsak ang USSR dahil palpak ang communism. Sa ngayon na lang, bakit nagkanda hirap-hirap ang North Korea? Samantalang ang South Korea ay sobrang maunlad. Diba? Common sense. So dyan na rin ang bagsak ng China. Kaya lang naman nang sila umunlad nung nagluwag sila sa bansa nitong mga nakaraang dekada. Ngayon, naghihigpit uli sila sa panahon ni Xi Jinping nga, eventually magagaya yan sa pagbagsak ng USSR at iba pang totalitarian or authoritarian regime. So ako naman ang may tanong sa mga maka-China o communism. Bakit nandito kayo sa Pinas kung maka-China kayo, ha? Bakit di kayo pumunta sa China para maranasan nyo ang buhay ng komunista? Oo, maunlad pa ng konti sa ngayon ang China. Pero ang nakikita nyo lang kasi yung mga buildings nila at yung technology nila na kinopya lang naman nila sa iba. Pero hindi nyo nakikita yung kahirapang nangyayari ngayon sa China. So kaya nga, bakit din nyo subukang pumunta sa China? Ano po? Diba? Swerte nyo ngayon dito kasi nakakapag-express pa kayo ng saloobin at opinion nyo dito sa social media. Nakakapag-express kayo ng sarili nyo kahit saan. May freedom of expression kayo. Diba? Eh subukan nyo sa China. Bawal lang mag-express ng ganyan doon. Lalo na kung magre-reklamo ka sa gobyerno. Pag umalma ka doon, bigla ka nalang dadamputin at di na malalaman kung anong nangyari sa'yo. Kulong ka na agad ng walang paglilitis. Or, salvage ka na. Ganun lang, hindi mo malalaman kung anong nangyari. O kung tumakas ka man sa ibang bansa, kawawa ang mga pamilya mo dahil silang parurusahan ng gobyerno. Pati lahat ng angkan mo. Oh, that's right. Di ka nga pala makakareklamo doon, di ba? Kasi nga, bawal ang Facebook doon. Pati ang Twitter, Google, TikTok, wala doon yan. Kawawa ka naman. Di ka na makakapag-post sa TikTok mo. May sarili silang social media doon, pero kontrolado ng Communist Party.
ban na rin ang iPhone, pati Samsung Galaxy doon. Chinese phone lang ang gagamitin mo para kontrolado ka nila. Yung mga K-pop na yan, pinagbabawal na din doon. Mga K-dramas, pinipili lang nila ang mga papalabas doon. Yung mga Hollywood movies like Marvel movies, piling-pili lang nila ang pwedeng ipalabas doon. Kawawa ka talaga. Hindi ka na makakapag-binge-watching sa Netflix niyan. So pwede ka namang pumunta doon kung gusto mo, diba? Ganun din sa mga video games at online games. Limitado lang malalaro mo doon. Swerte mo ka pa nga kapag nakapaglaro ka ng mga mobile games doon. And then, parurusahan ka pa pag naging addict ka sa video games. Hindi ka na talaga makakapag-Mobile Legends doon. Kawawang bata. At meron silang credit system doon na kapag nakagawa ka ng kahit anumang pagkakamali doon, mababawasan ang point mo sa social credit na ini-implement ng gobyerno. At pag bumaba lang ng konti ang credit mo, ay hindi ka na makakapasok ng maayos na trabaho, hindi ka na makakaret sa maayos na bahay, hindi mo na may papasok ang mga anak mo sa mga maayos na private school. Kawawa naman mga anak mo. Kasi lahat ng galaw mo at mo ay monitor at kontrolado nila. Kahit saan ka pumunta, may mga kamera nagmamasid sa'yo. So, no, mga maka-China, try nyo lang. 1 month kung tatagal kayo sa China. Good luck. Pero actually, huwag na pala kayong bumalik dito sa Pinas. Kung hindi kayo nakatagal, huwag na kayong bumalik. Kayo mga maka-China, hindi na kayo kailangan dito. I think mas uunlad agad ang Pinas pag solid at nagkakaisa para sa bansa. Wala yung mga pasaway na tulad nyo. So, mas maganda huwag na lang kayong bumalik. So, ang sagot sa tanong kung bakit kailangan mas maka-US tayo kaysa maka-China. Ayun na nga. Kung inintindi yung mga sinabi ko, alam mo nang dahilan. It's a no-brainer. Diba? At sabi ko nga, common sense lang lahat ng to. Democratic country tayo. So, it only makes sense na makapag-alyansa tayo sa mga democratic countries. Hindi sa communist na alam naman natin ng mga bopo lang kanilang galawan. Alin ba ang mga mamaunlad na bansa? Di ba karamihan democratic countries? Pahabol na tanong pa ng iba, eh di ba dapat neutral lang tayo at walang kinikilang yan lalo na sa giyera? Tama naman, di naman talaga tayo makagiyera at sino bang gusto ng giyera? Eh di ba ganyan ang ilang mga bansa sa Europe, neutral lang sila, hindi sila sumanib sa NATO. Pero dahil sa biglang pag-invade ni Putin sa Ukraine, biglang nag-join sa NATO ang mga ito. Recently lang, ang Sweden at Finland sumanib sa NATO sa pag-aalala na baka sila naman ang isunod na i-invade ng Russia. Samantalang ilang dekada na silang neutral since World War II, di ba? Kasi alam nila na apektado sila kasi katabi lang sila ng Russia at wala silang kapasidad para makipag-gera. Kaya kailangan nalang makipag-alyansa sa mga bansang may similar government system at values na katulad ng sa kanila. So kaya tayo, nakikipag-alyansa tayo sa US at iba pang democratic countries tulad ng Australia, South Korea, Japan. Common sense lang, di ba? Kasi apektado tayo dito, kaya kailangan natin ng alyansa, hindi wala pa tayong kapasidad. So kung komunista o authoritarian ang bansa mo, ay pwede kang kumampi sa China, Russia, North Korea. Eh kung yun nga ang Vietnam, communist party din sila, pero hindi sila kumakampi sa China. Tayo pa kaya na democratic country? Pero tingnan nyo ang Switzerland, di ba? Hindi sila umanib sa NATO hanggang sa ngayon kasi hindi sila apektado. Kasi napapalibutan sila ng mga magkakaalyadong bansa sa Europe na similarly democratic country din. So kaya kampante sila. So ganyan din ang ibang mga bansa sa South Asia. Tulad ng Thailand at Cambodia, hindi sila apektado sa South China Sea. Kaya neutral lang sila. Pero once na naapektuhan na sila ng aggressiveness o panggugoyo ng China, sasabihin ko sa inyo, makikipag-alyansa kagad yan sa US or other alliance, mabilis pa sa alas 4 yan. Ngayon kasi hindi pa sila apektado eh. Ganun naman tayo. Pag hindi apektado, wala tayong pakialam. So ano na mga ka-nerds? Naliwanagan ba kayo? Like I said, i-fact-check nyo lahat ng mga sinabi ko and find out if I'm just bullshitting you or not. But you would learn that these are just pure common sense. We'll be back, mga nerds.